Napawaw ang mga fans dito kay Kawamura dahil sa kanyang magagandang pasa sa NBA at kay Soto naman back-to-back double-double stats ang kanyang nagawa laban sa malakas na team ng Japan B1B League. Nakita natin ang tiwala ni Coach Anzai sa kakayahan ni kay Soto at binigyan na niya ng go signal si Kai gamit na laban sa malalakas na teams dito sa Japan B1B League at kitang-kita yung abilidad ni kay Soto bilang isang sentro at kung sa pwede na ay pwede na si Kai sa NBA at nakikita natin na may mga NBA players na kayang tapatan ni kay Soto o sa ibang salita mas maganda ang magagawa ni Kai sa loob ng basketball court. Kung naging ninong lang sana ni Kai si LeBron ay posible na baka backup center na ito ng LA Lakers. Nanahimik ang mga pinsan ng Alimango, Alimasag at Talangkan o biglang nagkaroon si Kai ng back-to-back double-double na performance para sa team ng Kushigaya Alphas at nakafocus tayo sa performance dahil ito nga rin ang madalas napapansin ng mga Alimasag at ngayon hindi nila matanggap ang laro ni Kai Soto lalong-lalo na yung stats niya nakitang-kita naman na nagawa niya sa laro at hindi pa naginip ang back-to-back double-double stats ni Kai. Bilang matagal na nakatutok sa mga Pinoy players abroad ay alam na natin kung saan natin makikita o kukunin ang stats ng mga iba't ibang Pinoy players abroad at makikita natin ang stats ni Kai Soto sa official Japan B-League page mismo. Kaya accurate, walang labis, walang kulang ang record na nilalabas natin tungkol sa laro ni Kai Soto maging ang mga players nga rin na nasa KBL, kitang-kita natin yung mga stats na kanilang nagagawa. Back-to-back, solid performance ang pinakita ni Kai Soto laban sa isang malakas na team kabilang sa top 5 power rankings ng kasalukuyang Japan B1B League season at ipinakita ni Kai Soto ang lakas ng isang gilas player at bilib rin tayo kay Coach Anzai, binigyan niya ng go signal itong si Kai Soto para ipakita ang kanyang lakas sa paglalaro ng basketball. Kai Soto at Team Suarez ang nabanggit ni Coach Anzai na siguradong hindi niya pababayaan dito sa Japan B1B League kasabay ng kanyang mga local players at sama-sama silang maglalaro para sa development para hindi nga rin kalawangin si Nakai at Team Suarez kapag bumalik sila at naglaro para sa kanikanilang national basketball team. Nakita ni Coach Anzai na maganda ang laro ni Kai Soto sa team ng Gilas at maging si Team Suarez nga rin ay hindi nagpapahuli kapag naglalaro ito sa team ng Brazil. Kaya nasabi ni Coach Anzai na gagamitin niya ang dalawang players na ito sa kanyang team na Kushigaya Alphas at nagsimula na nga ito. Naiintindihan rin natin na hindi maganda na bagong salta ang Kushigaya Alphas sa Japan B1B League tapos malalakas na teams kaagad ang kanilang nakakalaban sa kanilang mga unang laro at mahaba-haba pa ang Japan B1B League. At yung mga teams na nasa gitna naman ng power rankings na kapag nakalaban ni Kai Soto ay nakikita natin na kayang-kaya ng Kushigaya Alphas team na talunin. Noong napunta naman si Kawamura sa NBA ay mas nag-step up pa ang kanyang laro at ito ang nagagawa ng pagkakaroon ng malalakas na kakampin at hindi pwedeng magpahuli itong si Kawamura sa NBA at mas maganda pa ngayon ang naipapakita niyang laro sa NBA. Ganito rin ang mangyayari kay Kai Soto kapag nabigyan ito ng pagkakataon na makapaglaro sa NBA at nakikita natin na kung nagkaroon ito ng kahit na Exhibit 10 contract ay kukunin na nga niya at tanda na siyang subukan ng NBA. Walang mawawala dito kay Kai Soto at yung tamang timing nga lang ang kanyang inaabangan dahil kung hindi man siya makapasok o naging maikliman ang kanyang karera sa NBA ay meron at meron pa rin siyang babalikan ng mga liga dahil isa pa rin si Kai sa best center na nandito sa Asia, mas malakas kaysa sa kasalukuyang sentro ng China, Korea at iba pa. Napapabilib naman ni Kawamura ang Asian basketball community, hindi lamang ang Japan, dahil ibang klase o maganda ang performance niya sa NBA at mas nag-step up pa ang kanyang laro. Napapawaw niya ang mga fans sa kanyang mga assists at sa latest na laro ng Memphis laban sa Chicago Bulls ay 8 assists ang kanyang nagawa, katumbas ito ng mahigit sa 16 points dahil na rin sa libreng 3 ang ilan sa mga tira na nagawa ng kanyang mga kasama. Naging matindi ang Kai Soto Kawamura combo sa Japan B1B League at marami nga rin ang bumilib sa combo ng dalawang players na ito at nakatulong kay Kawamura ang mga plays nila ni Kai Soto. Wala siyang problema sa mga 7-footers ng NBA, sanay na siya sa mga alley-oop pass at alam niya kung saan madalas nakapwesto ang mga 7-footers na ito sa loob ng paint. Nakikita naman natin na kayang manalo ng Kushigaya Alphas at mananatili sila sa gitnang rankings ng Japan B1B League at hindi sila babalik sa Japan B2 level dahil may kakayahan sila na manalo laban sa mga teams na nasa baba ng top 10.